Happy Sabbath, bro. Happy Sabbath, bro. Sabbath. Ako ay magalak na makarating po sa inyong church. Church ni Brother Joy. Joy. Siya po ay nakilala ko dahil sila po ay nagpupunta sa studio namin dun sa AUP. Sa bahay ko lang po yun. Parang ganito rin lalaki. Tapos meron po kaming camera doon. Kaya po minsan nakikita niyo yung video nila ni Sir Camacho sa internet. Yun po yung bahay po, yung maganda lang ang kalahati. Yung kalahati ay... Tayo po ay manalangin one more time. Our Father in Heaven, we praise you Lord for the opportunity, the hour that we can go into your word. For your children, Lord, please lead us, Lord. Please guide us, Lord. For your Holy Spirit upon us, Lord. I don't know, Lord, what they need. I don't know where they are in their spiritual life. So as we go through the material, Lord, please guide my emphasis, guide my words, guide their ears also, Lord, and open our hearts, Lord, that we may be changed by your word. Thank you for healing our prayers and for your presence in this church. In Jesus' name, we pray. Sa bawat church po na napupuntahan ko po, mga kapatid, ako po ay nagagala kahit kunti lang po ang aking kilala dahil ang sigurado ko po, kahit hindi po tayo magkakakilala, pare-pareho po ang ating mga pinapaniwalaan. At usually po, ang aking unang sermon sa isang church ay review lang po ng mga ating beliefs. Dahil para pag hindi ako naimbitahan ulit, at least kumpleto. Okay, at saka marami po, kahit ako hindi ko rin ma-memorize yung beliefs, at kailangan natin i-review ng i-review po ang mga beliefs natin. Ito po ay kinopya ko sa ating website. Tayo po ay naniniwala sa banal na kasulatan, sa Old and New Testament, dahil po yan talaga ang pinipaniwalaan natin. Dahil ang mga nipredict po niyan ay nagkatotoo, yung Daniel 2, yung mga sa Revelation, at nagkakatotoo po. At yan po ang ating, dyan natin nakikita kung paano tayo maliligtas. Ang napakaganda po sa ating church, sa Seventh-day Adventist Church, lahat po ng ating beliefs ay nakabase sa Biblia. Kung wala sa Biblia, hindi natin yun pinapaniwalaan. At yung binasa po ni Brother Anhao ay ito po, Isaiah 8:20, ang Tagal, ang English po ay, "To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them." Tingnan niyo po mga kapatid ang word na according. Ang Tagalog po niyan sa according ay ayon, naaayon or ayon. Bigyan ko po kayo ng konting test o quiz. Halimbawa po, sinabi ko po ay pagkatapos po ay ako ay babalik sa Silang. Tapos po, sabi ni Brother Joy, sabi daw ni Sir Win ay hindi daw siya babalik sa Silang pagkatapos. Yun po ba ay ayon sa akin o hindi? Hindi. Very good po. Next question. Pag sinabi ko po, Sabi ko po ay pagkatapos ng service ay pupunta po ako sa Silang. Pag sinabi po ni Brother Joy na sabi daw ni Sir Win pupunta sa Silang pagkatapos, yun po ay ayon o hindi? Ayon. So alam niyo na po ang hindi ayon at saka ayon. Meron pang nasa gitna po. Halimbawa po sinabi ko pagkatapos ng divine service ako po ay babalik sa Silang. Sabi po ni Brother Joy, pagkatapos daw ng divine service, sabi ni Sir Win, pupunta daw siya sa SM. Yun po ba ay contradict o hindi? Yun po ba ay ayon o hindi? Hindi. Hindi ayon. Pero hindi naman ibig sabihin na contradict. Di po ba? Kasi hindi ko naman sinabing hindi ako pupunta sa SM. Siguro paglubog ng araw. So, meron mga bagay na hindi naman binanggit. Pero hindi siya ayon. Hindi ko naman sinabi kung pupunta ako hindi sa SM, pero hindi ko lang talaga sinabi na pupunta ako sa SM. Kaya hindi talaga ayon yun. Kahit papupunta ako, kung hindi ko naman sinabi, hindi pa rin yun ayon sa akin. Ganun po kasi kahigpit ang ating mga paniniwala. Dahil ang sabi po sa Isaiah 8:20, hindi lang tayo naniniwala sa mga pinagbabawal, naniniwala lang tayo dun sa mga ayon. For example, dito po sa baba, meron dito tinatawag na baptism.
Sa Biblia po ba pinagbabawal ang pagbibinyag ng sanggol? Meron po kayong alam na verse? Thou shalt not baptize infants. Wala pa po ako nakita ng ganyan na verse. Kung hindi bawal ang pagbinyag ng sanggol, bakit hindi tayo nagbibinyag ng mga sanggol? Kasi hindi ayon. Hindi siya ayon. So, hindi lahat ng sinusunod natin ay yung mga pinagbabawal lang. Ang sinusunod natin, napaka-stricto, yung mga talagang ayon lang. Ganyan po kahigpit. Meron po ba kayong nakitang verse na bawal kayo mangilin ng Linggo? Ang sabi, mangilin ng Sabado. Pero hindi naman pinagbabawal. So, ba't di tayo nangingilin ng Linggo? Kasi hindi yun ayon. So, hindi po lahat bawal. Yung bawal, talagang bawal yun dahil hindi nila naintindihan. Talagang pinagbawal ng Diyos. Pero napakahalaga nung ayon. Meron po dito mga tao, mga kailala kayo, or meron kayong mga doktor, o mga nurse, o mga dentista dito. Pag kayo po ay niresitahan ng doktor, prescription, bumili kayo ng gamot na ganito sa Mercury. Pagpunta niyo po sa Mercury, ay pwedeng yan na lang ang bilhin ko. Sabi ko yung nasa butika, bakit? Ay, hindi naman sinabi ng doktor na bawal sa akin yan. At saka, yun na lang, mas maganda yun, mas mura yun, mas maganda ang kulay ng gamot na yun. Pwedeng yan na lang ang kunin ko. Bakit ang dayong binibining gamot? Hindi naman yan pinagbawal ng doktor eh. Diba po, na may make sense niyo yung ibig sabihin ng ayon, yung prescription. Bigyan mo po kayo isa pang example sa Biblia. Si Cain po, sabi ng Diyos, maghandog ka ng kordero, ng lamb. Cain, sa kanila lahat. Si Cain ay may sariling idea. Hindi naman yata, wala tayong nakikita na pinagbabawal ng Diyos na mag-offer ng gulay. Pero hindi yun ayon. Kaya nung yun ang in-offer niya, hindi natanggap yung kanyang sacrifice. Kasi dapat kung ano yung prescribe ng Diyos, yun ang gagawin natin. Kung ganyan po ang ating paniniwala, wala tayong problema sa maraming mga bagay. Wala tayong problema sa sabat, wala tayong problema sa music, wala tayong problema sa pananamit, wala tayong problema sa pagkain. Wala, lahat ng iniisip natin na gray area sa ating church, kung hahanapin lang talaga natin yung ayon, yung prescribe, yung in-advertise sa Bible, yung pre-promote sa Bible and sa Spirit of Prophecy, walang problema. Kaya naman tayo maraming problema dahil hindi naman bawal ah. Kaguhin na din. Pero po, ang sabi sa Biblia, ang may liwanag daw po ay yung ayon o yung according. Actually, tinignan ko po sa original language, wala naman pala talagang word na according dyan. Pero kung babasahin natin yan na walang according, if they speak not this word, it is because they're... So kung ano lang talaga yung nandun sa Biblia, dapat yun lang ang ating tuturo para hindi tayo magiging false teacher. So ang ituturo lang natin as a church ay yung nasa Bible and yung affirmed ng Spirit of Prophecy. Yung mga sigurado natin na sinasabi nung sigurado natin na propeta. Meron akong tanong sa isip mga kapatid nung ngayon lang nasagot last year. Sabi ko po sa aking isip, paano kaya nila nakolekta yung sa Bible? Paano nila nalaman kung anong mga books ang isasama sa Bible? Eh walang nagsasagot sa akin kung paano explanation. Pero dun po sa last na theological forum ng IAS, doon ko po na intindihan na yung palang Dead Sea Library, yung mga kuweba na kung saan nakita yung Dead Sea Scrolls. Mga library po pala yan, may Greek na cave, may Hebrew na cave, may Halok na cave. Tapos hindi lang pala po Bible ang laman nun. May mga laman yun ng mga civil laws, may mga laman yun ng mga yung mga laws ng Pharisees, laws ng Sadducees, laws ng mga sekta ng mga Hudyo, kasi mga Hudyo marami rin sekta yun. Ang tanong ko sa aking isip, paano nila nalaman sa lahat ng aklat dun sa mga kuweba kung alin yung sasama sa Biblia? Yun pala, ang ginagawa ng mga tao, may tinatawag silang quality of reference. Sino nagsabi? So yung mga nag-ano ng Bible, meron silang mga author na sigurado na sila. For example, si Isaiah, sigurado sila propeta yan. Si Daniel, sigurado sila. Si Jeremiah, sigurado. Si Moses, sigurado sila. So, tinitingnan po nila yung mga books na nagki-claim na galing sa Diyos. Kinukompare nila doon kung ayon doon sa mga sigurado nila. So, kaya yan, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. May isa bang principle po sa pag-testing ng revelation, kailangan ayon doon sa mga sigurado natin. Kahit si Jesus mismo, sabi niya,
I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Ibig sabihin po, kahit sinong susunod ng mga claim na propeta o manggagawa, walang kumukontra dun sa mga luma. Yung mga kumukontra sa mga luma, yun yung mga sinasabi ni Jesus na beware, mag-ingat sa mga false prophets. Kasi kahit mismo si Jesus, He did not come to destroy the law and the prophets. Kaya po tayo, huwag tayong kukontra dun sa mga sigurado natin. Huwag tayong kukontra dun para tayo maging faithful na witnesses. Hindi dapat natin kukontrahin yung nandun sa una. Yung mga sigurado natin na una. At lahat ng turo natin, sinisigurado natin na pareho dun na ayon. Yun po ang aking naintindihan. At ako po yung natutuwa dahil nasagot dun sa Theological Forum sa IAS last year yung aking katanungan. So napakaganda po. Pag yun ang ating prinsipyo, ayon, kailangan walang kukontra dun sa luma, wala tayong mga problema. Minsan, hindi lang tayo sigurado. Talaga bang ayon lahat yung ating belief? Yun po ay masasagot kung pag-aaralan natin isa-isa. Kaya po, itong ating mga belief, may mga verse dito po sa ibaba. Ayan. Tayo po ay naniniwala sa Trinity kahit na wala yung salita na yan sa Biblia, pero yung thought niyan nandun sa Biblia. God the Father, the Son, and the Holy Ghost, you shall baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. So, nandyan po yan. Naniniwala tayo sa God the Father, si Jesus Christ ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos din po. Ang Holy Spirit po ay, natutuwa lang po ako ay mawala ng lahat, pero pag ang presence ng Holy Spirit po ay napaka-encouraging. Di po ba? Nararamdaman natin, may kaibigan ako dati, sabi niya, Sir, pag nagpipreach ako sa harap, may nararamdaman ako yung Holy Spirit, parang mainit yung katawan ko. Sabi ko, ano kaya yun? Eh tayo, hindi naman tayo basta maniwala. Pero nung kasama ko na yung ibang mga pastor, pag sila nananalangin, parang mayroon akong nararamdaman. Parang kinakalugutan ako. Tapos nung kasama ko yan, sila Kuya Johnson Kamika. Kilala niyo po ba yung mga yan? Tapos, pag sila na nanalangin kami sa recording, tapos ang topic namin lalo ay yung Holy Spirit. Parang talagang nandyan yung Holy Spirit sa set. Kasama namin doon. Tapos minsan, kasama meron pa po ang isang kaibigan na pastor, si Pastor Frederick Paul, nag-aaral sa IAS. Iniwan ko lang po sila doon dahil limited time. Sabi niya, huwag kang alis, huwag kang tatanggap ng appointment. Kaya lang, tinawagan ako ni Brother Jay. Kaya sabi, Pastor, can I escape? Napaka-disappointed niya, pero okay lang. Sabi ko, no, don't worry, there are other people there. So, pero po nung si Pastor Paul, grabe po manalangin. Tapos pag siya nananalangin, talagang nararamdaman ko rin yung presence ng Holy Spirit. Minsan nagkasama si Kuya Johnson at saka si Pastor Paul dun sa Raffles. Nung pinanalangin po ni Pastor Paul si Kuya Johnson, grabe ang lakas ng presence ng Holy Spirit. Hindi po ako nagsasalita kasi sabi ko baka ako lang nakakaramdam. Tapos nung pauwi na po ako, kasama ko si Pastor Paul, ako po ay malimit niyang nagdadrive po siya. Sabi niya, sabi ko, Pastor, you know, when you prayed for, hindi niya po ako pinatapos ng sentence, sabi niya, the Holy Spirit was there, right? Sabi ko, yes, Pastor. Tapos nakipagkwentahan ako kay Johnson, next na recording namin. Sabi ko po, Kuya Johnson, nung pinag-pray kayo ni Pastor Paul, hindi rin po ako pinatapos. Sabi ni Kuya Johnson, eh, sabi niya, grabe ang banal na espiritu nung pinag-pray tayo ni, ano, ni Pastor Paul. Sabi ko, at least hindi lang ako. Kasi pag ako lang, delikado po yan. Alam niyo po kung bakit? Kasi sabi dito sa 2 Peter, prophecy of the scripture is of no private interpretation. Hindi lang ako ang nakakaalam. Kaya po minsan may sinesermon ako, pinapanalangin ko sa Diyos, Lord, nababasa ko ito sa Bible, nasa SOP. Bakit walang ibang nagpipreach? Pagod na ako, parang ako lang nagpipreach ito. Mamaya may maririnig ako, ganun din palang pinipreach. Hindi lang ako. Kasi dapat hindi private interpretation. Hindi lang isang tao ang nakakaalam. Kasi sabi yun din, yan po yan eh. Kaya marami silang sa prophets, yung Matthew, Mark, Luke, John, Gospel, pare-pareho ang sinasabi. So hindi siya, isa lang ang nakakaalam. Private interpretation. So pag meron po kayong naiisip, meron tayong naiisip na palagay ko ganito, i-research po natin sa Bible, ah, meron pa pong isang maganda. Meron akong narinig na isang pastor sa US. Siya po ay lawyer din. Lawyer siya, ordained pastor siya, at saka accountant. So, yung explanation niya, logical. Gusto ko yung explanation niya. Sabi niya, pag daw siya magre-research, ah, hindi ba daw siya natatalo sa korte kahit isang beses. Pag daw siya magre-research ng kaso, hinahanap niya po lahat ng positive at lahat ng negative.
hindi lang yung positive, kasi dapat alam niya kung inasagot niya kung mahanap yung negative nung kabila. So, nire-research niya yung pareho. Pag talagang convincible siya na tama yung ginagawa niya, saka lang siya tinatanggap yung kaso. So, ganun din daw po ang pag-aaral natin sa Bible. Kung merong issue, hanapin natin yung pro, hanapin natin yung con pareho sa Bible, tapos, saka tayo mag-conclude. Ganun po ang process natin sa church, kaya matagal natin pinag-aaralan ang bawat belief bago natin tinatanggap na fundamental belief. Mayroon pa po akong isang, yun po ay sinabi rin sa akin nung isang theological forum sa IA. Yung pong taga-BRI, umupo sa tabi ko. Sabi ko, Doctor, sabi ko, you know, there is Isaiah 8:20 is according. Many people don't understand the word according. But sabi niya, there is one more way to, that is correct, but there is another way to find that. Sabi ko, what is it? What is this, Doctor? Sabi niya, you have to read the whole Bible and collect all the verses and then weigh all of them. So, ibig sabihin, hindi lang isang five verse o dalawang verse ang titingnan natin. Babasahin natin yung buong Biblia, yung thought sa buong Biblia, yun yung kabuhan. Kasi hindi pwedeng magkontra-kontra ang Biblia. Okay. Pag malinaw po yan sa atin, lahat na yan malinaw. Kailangan na lang i-review. Creation, hindi po tayo galing sa unggoy. Tayo po ay nilalang ng Diyos in a literal 7-day week. Bakit 7 days? Kasi may evening and morning, evening and morning, evening, morning. And nauuna po yung evening sa morning. Kaya sunset to sunset ang ating pangingiling. Tayo ay inilikhang perpekto, ngunit tayo ay nagkasala, pero gusto ng Diyos tayo ibalik, i-reconcile, saka ibalik sa image ng ating Maker and to create care for our environment. Nasa malaking tunggalian po tayo, pero walang problema. Bakit po? Ilan po ba ang anghel ni Satanas kumpara sa anghel ng Diyos? Duble. Kung merong isang anghel ang si Satanas, merong dalawang anghel ang Diyos. Kasi one-third nga ang nakuha lang. So sa bawat 100 ni Satanas, merong 200 ang Diyos. Tama po ba? So hindi talaga matatalo. Kahit anghel pa lang. Ang maliban po doon, ang Diyos ay hindi talaga matatalo. Kasi paano matatalo ang Diyos? Siya nga ang gumawa ng lahat. At maliban po doon, ilan po sa mundo ang nagkasala? Tayo lang. Hindi, ibig ko sabihin po, ilang earth, ilang planet. Ang isa lang, ma'am, di ba? Sabi ni Ellen White, yung mga planet na iba, yung kanilang puno, hindi pa nila nalapitan o nahawakan. Tayo lang ang matigas ang ulo. Kasi, iwan po ba? Curiosity. So, ibig sabihin po, mas marami pa rin ang mababait sa universe. Dito lang, dito sa earth, parang mas marami yung masama. Pero namamatay yung mga masasama eh. Sabi sa Bible, bubuhayin din yung mabubuti, yung masasama ay mamamatay. Okay, so walang problema yung great controversy. At tayo ang mga artista po tayo, sabi ni Ellen White. We are all actors. The world is the theater. Tayo ay mga actors. Nanonood lahat yung mga angel sa langit at saka yung mga ibang world, pinapanood, nakakahiya naman yung pinagagawa natin, mga kaibigan. Mabuti na lang merong pagsisisi at saka merong kapatawaran. Kung hindi, nakakahiya po ang ating pinagagawa dito sa earth. Napapanood pala tayo ng ating mga, ng ibang creatures sa ibang mga worlds. Si Jesus Christ po ay nabuhay, namatay, at pinakamahalaga, kaya niyang buhayin ang sarili niya. Kung hindi po ni Jesus Christ kayang buhayin ang sarili niya, eh, paano na lang tayo? Pero dahil kaya niyang buhayin ang sarili niya, kaya rin niya tayong buhayin kung tayo ay kakampi kay Jesus Christ. So, tayo po ay kakampi kay Jesus Christ dahil siya ang mananalo sa great controversy. Ang great controversy po ay, sabi ni Ellen White, nasa about 6,000 years. Pero huwag niyong mumpitin kung kailan darating si Jesus Christ. Kasi sabi sa Bible, we know not the day or the hour. Sabi ng aking kaibigan, baka alam natin yung year, yung day and hour lang naman ang hindi alam. Pero nakita namin din sa last day events, ang sabi ni Ellen White, yung 1844 is the time. Ibig sabihin, she is using day and time interchangeably. Yun din ang ibig sabihin niya. Hindi talaga natin alam. Pero sabi sa last day events, i-announce po yan, balang araw, ang makakaintindi lang yung mga matuwid. Yung mga hindi, maririnig nila na parang kulog. Yan po ang nabasa ko sa last day events. Pero ngayon, hindi pa kasi nakasunod yung mga sequence dun sa last day events. Okay.
Wow! Ito po ang pinakamagandang balita, ang salvation. Kahit na po gano'ng karami tayong pagkakasala at kasalanan, pwede pa rin tayong gamitin ng Diyos para sa kaligtasan, hindi lang natin, kundi para sa ibang tao. Parang si Moses po, siya po ay nakapatay sa Egypt, ngunit ginagamit pa rin siya ng Diyos na kumarga ng Ten Commandments. Ang nakalagay sa Ten Commandments, thou shalt not. Di po ba? Kahit siya nakapatay, may dala-dala siyang thou shalt not kill. Si Pablo po, si Saul, na naging Paul, marami siyang pinersecute ng mga tao. Kaya po yung mga nagpe-persecute sa atin, ano lang natin, malay natin tawagin sila ng Diyos. Maging mas matindi pa sa atin na manggagawa. So, si Saul, na naging Paul, nag-persecute siya ng maraming Christians. Nung siya ay tinawag ng Diyos, siya ang sumulat ng halos kalahati ng New Testament. Di po ba? Kaya grabe ang pagbabago kung gatatawagin tayo ng Diyos. Mary Magdalene, siya po ay immoral na babae. Pero nung tinawag siya ng Diyos, nung naintindihan niya ang kaligtasan, marami rin siyang natawag ng mga kababayan niya papunta kay Jesus Christ. So walang problema ang mga kasalanan. Where sin abounds, grace abounds more. Okay, mas marami ang... Bakit pa na matay si Jesus Christ kung hindi naman palakat pa kayang patawarin ang kasalanan natin lahat? Mabuti na lang po, merong kapatawaran ang kasalanan. Though your sins be as scarlet, I shall make them as white as snow. Yan po ang experience of salvation. Of course, meron yan pag tayo yung nabinyagan, napapatawad ang ating kasalanan, pag tayo nagsisi, yan po ay tinatawag nating justification. At habang tayo ay nabubuhay araw-araw, yan po ay tawag na sanctification, nililinis ang ating buhay dahil hindi pa tayo perfecto. Iniisa-isa tayo, pinaparemind ang Diyos, marami tayong natututunan at itinatama natin ang ating buhay. At ang final phase ng salvation ay yung glorification when Jesus comes. Doon lang natin, sabi ni Ellen White, masisigurado na sabihin, I am saved. Yung pala, nakasabi. Hindi pala tayo pwede magsabi, I am already saved. Sabi ni Ellen White, unless doon na sa glorification. We are being saved. Okay. Growing in Christ, ibig sabihin, ito po ang pinakabago nating fundamental belief. Dalawang parts po ito. Yung una, hindi na po tayo dapat matakot sa mga evil spirits. Mga multo, mga aswang, mga kung ano-ano. Dahil, sabi po sa Romans 8, nothing can separate us from the love of God. Neither death, nor life, nor fallen angels, nor principalities, nor powers. Minsan po, mayroon tayong mga sermon na nakakatakot. Mga Illuminati, mga secret societies, mga ganyan-ganyan. Huwag po tayong matatakot ang fundamental beliefs. Number 11, hindi na tayo matatakot dyan dahil Jesus said, I have overcome the world. And nothing can separate us from the love of God, nor height, nor depth, nor any other creature, or fallen creature, or angels, or fallen angels, kahit si Satanas. Pag tayo ay tumawag sa pangalan ng ating Panginoon, takot si Satanas. Dahil ang gera po pala, meron palang mga rules yan. Hindi ka lang basta-basta. Ang great controversy rin, meron din mga rules. Hindi tayo pwedeng pilitin ni Satanas. Pag tayo ay tumawag ng saklolo sa ating Panginoon, hindi pwedeng humarang si Satanas. Kaya po pala yung mga napoposes ng evil spirits dun sa aming school sa Nagabi. Pag nakatawag sila ng Jesus Christ, tumatakbo ang evil spirits. Kasi napakakapangyarihan. Sabi sa Bible, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Di po ba? Yan po ang kapangyarihan ng ating pangalan ng ating Panginoon. Tawag pa lang ay takbo na ang evil spirit. Kaya hindi po tayo matatakot at saka bawal yung dalawang religion, yung may ating-ating pa, yung may ganyan-ganyan. Isa lang po ang ating Diyos. Yan po ay marami niyan sa Africa, dalawang religion nila. Advent sila, pero meron pa silang mga wino-worship ng mga ibang mga kaya po nilagayan dyan. Ang kalahati po naman ito ay tuloy-tuloy tayo kahit na po tayo ay matanda na sa iglesia, hindi pa natin memorize ang Bible, kaya po tuloy-tuloy tayong nagbabasa ng Bible, nagpo-commune, at marami tayong natututunan. Kumakanta and gathering together in worship, katulad po ng ginagawa natin. At ang pinakamahalaga ay ang participate sa mission ng church. Hindi rin po tayo naniniwala na walang church. Merong church. Lahat ng naniniwala kay Jesus Christ ay member ng church. Ang head ng church ay si Jesus Christ. Tayo po ay mga members. Kung sa puno, mga sanga. Without
Him, we can do nothing. Magiging tayong fruitless ng mga sanga ng ating church. Kaya po, ang ating church, simula kay Adam, mga Adventist yun. Mga Seventh-day Adventist kasi nangingilin sila ng sabat at saka naghihintay sila sa pagdating ng nasa second coming. At marami po yan. Ang pinakamaganda po nitong church theology natin, sa revelation po, pagdating ni Jesus Christ, merong isang church na pure. Bakit siya pure? Kasi po, ang kanyang lahat na aral ay ayon sa banal na kasulatan. Meron naman pong mga fake na church yung harlot. Marami siyang anak. Marami silang fake. Kasi yung mga aral, eh kung ano-ano lang isip nila. Hindi siya ayon doon. So, paano malalaman kung sino ang pure na church? Titingnan natin kung ang kanyang mga turo at aral ay ayon sa banal na kasulatan. Hindi po ibig sabihin na perfecto ang ating church. Na wala tayong kasalanan. Dahil nung panahon ni Jesus Christ, may mga paloko-loko rin na disipulo. Nag-aaway-aaway din, nag-iingitan din. Minsan, nagsasabi pa ng bad words. Pero mabuti na lang, ang ating Panginoon ay very patient. He is patient. Hinintay niya na ma-educate yung mga tayo. While we were still sinners, Christ died for us. Hinihintay po tayo ng Diyos na magsisi. At pag naintindihan natin ang characteristics ng true church at ang characteristics ng remnant, ang marami pong tao sa Bible, yung nalalabi na nagsusunod sa Diyos, yun po ang remnant. Nung panahon ni Abraham, sila Abraham. Kasi yung mga niya, sabi ni God, umalis ka dyan, pumunta ka somewhere. Kasi yung mga kasama mo dyan, kung ano ang ginagawa. Sila Noah rin, marami nang ginagawang kalokohan. Sumakay ka na sa ark, imbitahan mo sila yung ayaw sumunod. Iwan sila. Sa Egypt, yung remnant din. Tapos nung yung Israel, nagluko-luko na sila, kung they are worshiping idols, tinawag din ng Diyos ang mga Christians. Ang Christians, yung mga beliefs nila, nawala na sa Bible. Naglagay sila na kung ano-anong belief. Nagbibinyag na sila ng hindi ayon para matipid daw sa tubig, sir. Pero, meron mga reformer na bumalik sa Bible. Yan po yung mga Protestant. Gusto namin sola scriptura. Ang mga traditions of men, pag hindi ayon, hindi. At dun sa mga reformer, meron mga reformer na talagang pinag-aralan lahat at tumuloy-tuloy. Yung iba kasi hanggang baptism lang. Yung iba hanggang faith and works lang. Yung iba hanggang gato lang. Pero sino yung grupo na talagang lahat ng mapag-aralan na sa Bible ay pinapaniwalaan nila? Ang Seventh-day Adventist Church. At ang karakteristik mo nun, we will spread the gospel into all the world. Kaya whole worldwide ang ating church. Kaya hindi lang po tayo magmayabang na tayo ay remnant church. Tayo ay merong mission. Alam niyo po ba kung bakit hindi dapat tayo magmayabang lang at wala tayong gagawin? Kasi po yung mga Pariseo noon, alam din nila na sila yung remnant. Kaya lang hindi sila nag-evangelism. Malilig silang manalangin, mag-fasting at mag-aral ng banal na kasulatan. Kaya lang nakalimutan nila yung mission ng church. Kaya nung dumating na yung missionary si Jesus Christ, pinersecute nila. Kaya tayo lahat dapat ay gagawa ng mission. Yung nagpipersecute, hindi yun gumagawa ng mission siguro. Sabi ni Ellen White, kaya daw tayo nag-aaway sa iglesia dahil kulang ang ating ginagawa para sa missionary work. Okay. Kasi actually, pag inisip nga namin ang ating isip ng tao, pag tayo ay kampi na sumusugod sa digmaan, yung mga differences natin, mawawala na yun eh. Kasi ang kalaban talaga natin yung kaaway. We wrestle not with flesh and blood, di ba sabi sa Bible, but with powers in high places. At tayo po ay kahit iba-iba tayong pinanggalingan, iba-iba tayong mga lingwahe, yung lingwahe na yung sinasabi nyo kanina? Mga Bisaya, marami pong Bisaya dito. Ako po ay lumaki sa Bicol, ang mother ko ay sa Tarlac, ang father ko po ay sa Quezon. Ako po ay lumaki sa Nagabu Adventist College. Yung college na po ako, lumipat kami sa Philippine Union College. Pagkatapos ko po, ay umalis yung aking parents, nag-missionary sila sa Thailand ng 8 years. Kasi naman sa Thailand ng 8 years, nag-missionary po sila sa Rwanda ng 2 years. Ako po, naiwan lang kami dun ng kapatid ko sa AUP dahil nagtuturo na po kami ng computer science. At hanggang ngayon po, nandun pa rin ako. Ang kapatid ko po ay lumipat sa IAS several years ago. Iba-iba pong tao, ngunit tayo lahat ay members
From every nation, kindred. Wow, saya-saya. Iba-ibang klaseng pagkain. And tapos na yung baptism, Lord's Supper. Yan po ay ginagawa natin, sabi ni Jesus Christ, para tayo ay mag-reunite sa ating mga problema, tayo magsisi. At marami po tayong ibang mga gifts na binigay ng Holy Spirit. Gifts of the Holy Spirit. Gifts of the Spirit. Ang iba, magaling yan. Manampalataya. Ang iba, magaling magpagaling. Ang iba, magaling mag-prophesy. Ang prophecy po ba ay gift yan hanggang sa dulong panahon? Kasi po, itong mga gifts, kung kailangan niya ng church, ang church ay hanggang sa dulong panahon, nandun pa rin yun. Actually, kayo po lahat ay mga propeta. In one sense. Pag sinabing Adventist, yung ibig sabihin ng Adventist, naniniwala ka sa pagdating na kalawang pagdating. Totoo po ba yung sinasabi ninyong Adventist? Hindi pa nangyayari, pero prophecy natin lahat yun. We are looking forward to the second coming. Pangalan pa lang po natin, we are have a prophetic identity. Sabi po kami sa Revelation 10, verse 10, when you eat the book, it will be sweet to the mouth, but bitter to the belly. Yun po yung 1844 experience ng mga Millerites. Sabi sa verse na sunod, but you must prophesy a bit. Ibig sabihin, kahit nang kamali yung Millerites noon, kailangan mo pa rin ipangaral sa buong mundo yung mga prophecy sa Biblia. Kaya po, ang Seventh-day Adventist Church, kahit mali yung sila Ellen White ng Millerites, nagtuloy pa rin. Kasi yun ang revelation, yun ang sabi sa Revelation. Kaya lang, huwag tayong maging false prophet, mga kapatid. Ano yung false prophet? Yung nagsasabi ng hindi naman ayon. Di po ba? So, dapat lahat ng ituturo natin sa ating mga kasama, kahit sa labas, ay lahat sigurado tayong nasusulat. It is written. It is written. Okay, yung iba, proclamation, teaching, administration, reconciliation, compassion, at ito ang pinaka-favorite ko dahil ito ang pinaka, hindi kailangan ng maraming talent. Self-sacrificing service. Kaya po, ako po ay cameraman nila Brother Joy, cameraman nila Sir Camacho, cameraman nila Kuya Johnson, driver ni Pastor Paul, at saka po man ano, dahil ayan po, napakadali lang yan. Self-sacrificing service and charity for the help of encouragement. Okay. And the gift of prophecy. See, kahit na lahat tayo naniniwala sa ating sa prophecy ng second coming, meron pa rin major prophet sa atin. Yan ang sigurado natin. Kasi minsan, hindi ko sigurado kung tama yung sinasabi ko. Pero ang sigurado natin, yung nasa Bible, at saka si Sister White. Paano natin na sigurado? Kasi inimbestigahan natin yung kanyang buhay, inimbestigahan natin yung lahat ng sinasabi niya, ayon naman lahat sa Biblia. Kaya yun, sigurado tayo. Kung tayo-tayo lang magdidebate ng kung ano-anong prophecy, ay baka tayo ay maligaw. Kaya dun tayo magre-refer sa mga sigurado natin sa Bible and sa spirit of prophecy. Ayan po. And yung Ten Commandments, alam po natin yan, minememorize natin yan. Ang sabi ni Jesus Christ, it is written, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, if you look upon a woman with lust, you are committing adultery with her in your heart. Ang question ko po usually, sino ang nagkasala? Yung babae o yung lalaki? Babae. Babae? Ay, matindi talaga si Lola, si nanay. Pero pareho po, nanay. Kasi with. Yung with. Hindi pwede mag-adultery mag-isa. Di po ba, sir? Kailangan dalawa o. Kasi with nga eh. Hindi ka pwede mag-adultery mag-isa. Sabi sa Bible, sabi Jesus Christ, with her in your heart. Kasama yung babae at saka lalaki. Kaya mga lalaki tayo, mag-iingat tayo pagpunta natin sa mall kung anong matitingnan natin. Yung mga girls naman, mag-iingat din sa kanilang pananamit. Okay, Sabat po. Ito po ang pinakamalaking pagsubo sa dulo ng panahon. Ito po ang pinakamalaking tatak ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. At dyan, nakikita ang mark ng Diyos, ang seal of God. Kasi lahat ng mga bagay na inuutos ng Diyos, manandyan, nakikita sa Sabat. Pag hindi tayo, pag mangingilin tayo ng Sabat, hindi tayo magnanakaw ng oras ng panahon ng Diyos. Kasi ang Sabat ay panahon ng Diyos, hindi natin actually panahon yan. Sabat of the Lord, my God. So, huwag na kayong uuwi agad. Okay, yan po ang pinakamaganda. At sa dulong panahon po, ito po ang pinakanalalabag din natin. Alam niyo po ba kung bakit? Ito po ang pinakamahirap ko rin sasabihin.
Pero kung hindi niya ako imbitahan, okay lang. Basta, ang gusto ko po mangyari ay we will be faithful to the Bible and the spirit of prophecy. Ito po ang mga nanay, lalo, tingnan niyo po ito. Dahil ito po ay nakalimutan na natin. Kaya po pala sa ibang church, pag ako pupunta sa ibang church, eh, hindi sila naghugas ng pinggan. Bakit po si Jesus ay sumusuway daw sa Sabat, sabi ng Pharisee? Alam niyo po sa Bible, may mga bagay na sinasabi ang Diyos. Thus saith the Lord. May mga sinasabi si Moses, and Moses commanded. May mga sinasabi rin yung Pharisee, hindi wala tayong pakialam dun. Yung sabi ng Pharisee, huwag kang lalakad ng napakalayo. Hindi naman yung thus saith the Lord. Hindi rin yung sabi ni Moses. Sabi lang nila yun. Policy nila. Kaya po, sabi ni Jesus Christ, bakit niya ako sinasaway na po, nagkukuha ko ng trigo dito sa ano? Kasi sabi ng Pharisee, hindi yan, ako ayon sa batas. Kaninong batas yung sinasabi nila? Sa kanila yun. Hindi naman yung thus saith the Lord. Sa, kaya po, pag titingnan natin yung mga restrictions Sabbath, kailangan natin makita yung reference. Kanino ba? Sino ba nagsabi? Sabi ba ni Moses? Sabi ba ng Diyos? Sabi ba ng Pharisee? Yung Pharisee, ano lang nila yun, policy lang nila yun. Pero ang pinakamahalaga, mga kapatid, ay yung sabi ng Diyos. Pero meron tayong mga kapatid na laging nalilimutan. Alam ba uunahin ko? Yung example o yung... Ito po ang pinakamatinding katotohanan ngayon dahil mahirap ito. Okay, ito po. Ito na lang, example na lang muna para hindi nakaka-stress. Kaya po pala sa ibang mga church, no, ako po pumunta sa IAS 2014 IAS International Conference. Sabi po ng tao doon, sabi ng president ng UNCLUB, sa aming cafeteria, hindi kami nagluluto ng ulam pag Sabado. Sabi ko, oh, Adventist school, cafeteria, daming tao nun, 600 na estudyante. Paano nila ginagawa? Sabi ko, nilapitan ko po yung presidente. How do you do, sir? Do you have big refrigerator? Sabi, no, we don't have. We just choose the ulam, the bayan, which does not easily spoil. May mga bagay palang ulam na madaling mapanis. May mga bagay din na ulam na hindi madaling mapanis. Yung mga fry, prito, matagal daw po yung mapanis. Kaya yun ang ginagawa nila sa UNCLUB. Yung kanin na lang nila ang niluluto nila. Nagtanong naman yung taga-Thailand na missionary na itim na babae. What is wrong with you, Asians? What is wrong with the rice? Why can't you cook it Friday? Sabi ko, alam din nila. Akala ko, ano lang mga offshoot ng nagtuturo nito? Bakit yung UNCLUB president, may PhD sa theology sa IAS? Pinagmamalaki niya yun. Bakit yung missionary sa AIPU, yung personal missionary yung mga parents, alam din nila. Sabi ko, ma'am, how do you do it? Sabi niya, in our school, we don't have cafeteria. We just do it at home. We put in the ref. Oh, talaga? Tapos mga kaibigan, attend ulit ako noong 2014 sa AIS Asian. Sabi naman ni Pastor Hutman Sinaga na tag-SSD. Sabi niya, sabi sa Adventist official website, the preparation of food should be done before sunset. Ooh. Totoo po yun, ma'am? Ay, may alam po kayong ganyan. O sige po, mamaya magkikwentuhan kayo at ilalagay ko yung example nyo dito sa ilalim. Kasi po, ang mga bayan ng Diyos gustong sumunod, hindi lang nila alam kung paano. Kaya lang, sabi ko, baka nakalimutan ng mga missionary ituro sa mga Pilipino. So ako po yung nag-interview, bakit walang nakakalam sa Pilipinas? Yun pala, yung matatanda sa ating church, alam nila. Eh, hindi ka nakalimutan ng missionary ituro sa atin. Kasi alam ng ating mga lolo, pati yung sabi nyo sa Facebook, yung lolo mo, ganyan din tinuturo. Katulad sa'yo. Sabi ko, bakit nila alam? Tayo hindi natin alam. Kaya pala po, ang unang word ng sa apat na utos, remember. Kasi makakalimutan natin, alam ng Diyos, makakalimutin tayo. So, ako po ay nananalangin sa Diyos. Narinig ko ang aking kaibigan nag-preach nito. Kinakantsawan ko kasi hindi ako maniwala agad. Sinundan ko yung sinabi ni sa US na lawyer, i-research mo pareho. Ni-research ko lahat ng bawal. Ni-research ko na pwede. Wala akong makita na official writing ng Seventh-day Adventist Church. Kahit GC. Lalo na sa Bible, wala. Sa SOP, wala rin. Sa official writing, kasi lumaki po ako sa Adventist school. Ang alam kong excuse, simula, maliit ako hanggang anak ako ng worker, ang alam ko talaga, pwede. Hinahanap ko yung official na writing. Wala po ako makita. Sabi ko, hindi na itong pwede duro ito na walang official writing. Lalo na pag-contradict siya sa Bible and the Spirit of Prophecy. So, hindi ko parang gagawin. Ang Diyos ay napakabait. Sa isang taon, napakaraming example na dumating sa akin. Sabi ko, kung
hindi ko naman ito hinahanap, pero dumating yung napakarami example galing sa mga officers ng church. At saka nung narinig po ako ng sermon sa YouTube, kaya po nire-record ko po lagi para pag mayroong mag-accuse sa akin na nagturo ako ng mali, papakita ko lang sa kanila yung video, hanapin niyo po. Kung may mali, ay magsisisi tayo. So, pagdating ko po sa AUP, sabi ng aking teacher, si Mrs. Paez, na retired na, asawa po ng Vice President ng Student Services, Win! Si Mama Bla, yung teacher mo, nag-missionary siya pagka-retire niya sa isang island, at hindi siya nagluluto ng sabi. Sabi ko, paano ginagawa? Nilalagyan nila sa ilalim ng lupa. Oh! Hindi ko alam, mga kapag ko, paano nila ginagawa, kasi hindi ko rin alam eh. Pero, nung nagkatugma-tugma na isang maliit na panahon na talagang marami example, ang aking pong observation, siguro po, binabalik ng Diyos ang katotohanan sa kanyang church. Dahil, nakalimutan na siguro natin. So, sinesermon ko po, ay napakahirap isermon ito dahil alam niyo po kung bakit. Ang pagkain ay pinakamahirap i-overcome. Sabi ni Ellen White, ang Sabbath ay pinakamalaking pagsubok. Pag pinag-combine niya ang pagkain at saka ang Sabbath, Sabbath cooking ang topic. Napakahirap dahil pagkain yan at saka Sabbath yan. Kaya pagkatapos ko ng sermon, ako po itatakbo na. Pero kahit na si pagkakasermon ko po, mayroong nagsasabi dun sa congregation, oo, tama yan, yan yung ginagawa ng aming mga lolo. Ako po ay natutuwa. Ang hirap isa sabihin ng katotohanan, pero may nagpapatotoo na at least hindi lang ako nagsasabi nito. Sabi rin ng iba. Tapos sabi po ito, marami example. Sabi ng iba, meron daw mga dayami ang ginagamit. Sabi ng iba, i-keep warm yung rice cooker po kasi. Meron cook at saka meron warm. Alam niyo po ba, sabi ni Ellen White, kailangan natin in cold climate, we should warm the food. Bakit pwede mag-warm, hindi pwede mag-cook? Ayun ang sabi. Anong difference ng in-in tsaka luto? Hindi ko alam. Yung rice cooker, may cook, may warm. Bag pipindutin. Nag-gets niyo po. Sabi po ni Ellen White, in cold climate, we should warm our food para hindi masakit yung tiyan. Pero, hindi, sabi rin niya, hindi pwede magluto. Ang sabi sa Bible, diretso na tayo sa Bible kasi may introduction na. Ito po, so inihanap ko po mga kapatid yung official documents. Kasi, ayaw ko nang sabi-sabi lang. Gusto ko, nakasulat. Ako, pwede rin ako magsabi. Pwede rin sila magsabi. Pero, hindi yan napagbutuhan. Yung napagbutuhan, yung nasa GC, nasa DRI, yung mga yun. So, ano yun? Nasa Bible. Ang sabi po dito sa Exodus 16:27, bake that which you will bake and sieve that you will sieve. Yung sieve po ay kulo, yung bake ay luto. And yung remaining, yun ang kakainin pagkasabado. Oh. Tapos nung hindi sila sumunod, sabi niya, kailan, sabi ng Diyos, kailan kayo susuway sa aking mga utos? Kaninong utos ito? Kay Moses o sa Diyos? Sa Diyos. Ibig sabihin, hindi magbabago. Sabi naman po ni Ellen White, those, ay, napakabigat nito mga kapatid, pero papatawarin tayo ng Diyos pag hindi natin alam. Kahit na alam natin, papatawarin pa rin tayo ng Diyos pag tayo ay nagsisi. Amen? Amen. Ang unang, ang priority daw po na prayer na sinasagot ng Diyos ay ang prayer ng pagsisisi. So yung prayer para sa sasakyan, sa tricycle, sa bahay, baka matagal pa yan sagutin ng Diyos. Pero yung pag nagsisisi, yun daw po ang pinakamabilis. Those who cook upon the Sabbath violate the fourth commandment. Ay, napaka-simple. Ang tanong po, pwede naman pala magpapainit. Di pwede na rin magluto. Eh, baliktad. Kasi po, ba't ipapainit kung bagong luto? Ipapainit yun dahil niluto yun kahapon. Di mo ba? Ba't mo papainit? Eh, pwede ka na magluto. Eh, lutuin mo na lang. Ba't mo papainit? Ang ibig sabihin ng Ellen White, ipainit mo yung niluto mo kahapon. The food cooked on the previous day. Kaya po sinasabi niya na? Initin. Oh. So sa rice cooker, merong cook at saka warm. May difference mo yan eh. Sa microwave, ayaw kong pindutin yung cook sa pagsabado. Doon lang ako sa defrost. Kasi, yun ang sabi eh. Ay, ito po ang pinakamahalagang pagsubok sa huling panahon. Mabuti nang makasigurado kahit na sobra. Pero huwag tayong magsusubra mga kaibigan. Sa bawat revival daw po, sabi ni Ellen White, merong dalawang kumukontra na espiritu. Ang spirit of unbelief at ang spirit ng extremism.
Ang unbelief, ang ibig sabihin, nakasulat, pero ayaw natin maniwala. Ang extremism, ibig sabihin, hindi nakasulat, pinapaniwalaan natin. So, doon lang tayo sa nakasulat, sir, di ba? Doon lang tayo sa nakasulat. Pag hindi nakasulat, wala yan. Huwag na tayong mag-invento ng bagong aral. Kasi ayon lang. Hindi na kailangan ng bagong aral. Marami na dyan. So, yung nakasulat, maniwala tayo. Yung hindi nakasulat, huwag natin seryosohin. Unless nahanap natin. So, ano naman po ang Bible, Spirit of Prophecy? Ano naman po ang sabi ng official Adventist? Ako po sa ating church. Kahit marami akong narinig na sabi pwede, hindi pinapayagan ng Diyos, maiboto na official statement yung pwede magluto. Ito po ang nakasabi. The buying and preparation of food, readying of clothes, etc., etc., will be completed sometime before Friday. Yan po ay Adventist.org, information, official statements, documents, article, or Sabbath observance. Ano naman po ang sabi sa Biblical Research, BRI? Yun din po, kinopy and paste nila yung document. Pero ibig sabihin, they also support. Ano naman po ang sabi sa archives? Yan po, naka-typewritten kung gusto nyo ma-print. Yun din po. Ano naman po ang sabi dun sa book, yung yellow book na Fundamental Beliefs, 27 Biblical Exposition, yung yellow po. Ito po ang sabi. On this day, those who make the family's meal should prepare food for the Sabbath so that during sacred hours, you can rest from your labors. So mga kapatid, siguro nai-stress na po tayo dahil hindi natin alam kung paano hindi mapapanis yung ating pagkain. Kaya po, ako po ay nangulekta ng mga example, kahit hindi sila perfect example, madali lang kumopya ng example. Kasi pag may gumagawa na, andali lang kopihin. Sabi ng family, ito po ay estudyante ko dati sa AP, nung nabasa niya yung mga pinupost ko sa Facebook, sabi niya, madali lang yan, ilagay lang sa ref. Tapos ipainit kinabukasan. Sabi naman ni, yun ako sino to, mga tao sa Facebook nag-comment, umaagree, sabi nila, huwag ka na lang kumain. Matipid sa pagkain, matipid sa gas, at saka yung, alam niyo po ba yung mga, anong tawag dito sa tuhod yung, yun, yung acid, uric, nakakatulong daw po yun sa mawawala yung ganun. At hindi pa tayo, ang pinakamahalaga, hindi tayo nakalubag. At sinubukan ko po yan isang taon, ay isang kalahating taon. Nakita ko kasi yung estudyante namin na, ako po ay driver ng mga tirol dyan. Sabi ko, ba't di kayo kumakain? Sir, fasting namin pag Sabado. Uy, sabi ko, subukan ko rin. Mahilig pa ako mangopya. Subukan ko, isang semester po ako hindi kumain ng Sabado buong araw. Masakit sa ulo at saka nakakantok. Pero hindi naman ako namatay. Experiment po, experiment. Tayo ay mga scientist, minsan nag-experiment tayo. Alam niyo po kung anong nangyari? Wala pong akong nakikita ang pangyayari sa aking sarili. Pero po, nilagay ako ng Diyos sa napakaraming ministry. Pagkatapos po nung half year na yon, kahit saan po ako, speaker ako, halos hindi na ako matagpuan sa AUP, hindi na ako po ay tumatakas na nga para hindi ako mag-speaker. Kaya lang kung sisimba ako, nakita akong nakabaro, sabi ko ikaw ang speaker. Sabi ko, ano nangyari? Ang sinasabi ko po sa aking Diyos, ano nangyari? Wala naman nagbago sa akin, pero parang nilagay ako ng napakaraming ministries. Natulungan ko si Ganto, napakaraming gusto mag-recording. Samantarang noon, nakatiwang lang yung aking mga kamera. So, subukan niyo po. Hindi ko sinasabi kung bakit ganun, hindi ko rin alam. Pero, baka pag sinubukan niyo, ganun din mangyari sa inyo, hindi, baka nga ganun ka. Kasi na, sa Bible po, pag nagpa-fasting sila, at saka nananalangin, at saka nag-missionary work, ay talagang maraming ginagawa ang Holy Spirit sa kanilang mabuhay. Sabi naman po dito sa ni Ryan James, let's eat fresh vegetables and fruits. Sabi naman po, may gayami. Sabi nito, kailangan ng rest. Sabi sa mga church, kaya pala ayaw din nila maghugas ng pinggan. Kaya lang hindi naman nakalagay sa Bible, bawal ng pinggan. Sa SOP, hindi rin yata nakalagay. Sa Adventist.org lang, yung guidelines may nakalagay lang avoid washing. So, hindi ko alam. Pero kung masusunod natin, nasa buhuti siguro. Pumunta po ako sa isang church doon. Sabi ko, observan ko nga sila. Kasi sila ang palagay ko, pinakasumusunod. Tinignan ko, may nakita kong hamster sa kusina. Wash your own dish. Pwede. Kasi pala sir, nakasulat dito sa ating kasulatan,
avoid washing dishes. At least sila, dish lang yung tinugasan. Ang ano? Salad. Pero yung ibang church, mas magaling po kasi gumagawa sila ng paper. Yung plastic, ay, yun po, mas madali. Tapos, ito po yun. Yung sabi naman po nito, Chari Ados Vidal, yung Father in Lord niya po, 28. So marami po pala mga ganyan na 70 Adventists, hindi yung mga ano, yung mga umalis. Mga 70 Adventists, kaya lang medyo nahihiya siguro sila mga priest kasi baka tawagin silang ano, iba. So, pero pag tinignan natin yung nakasulat, ay ganun talaga. Sabi naman itong co-worker ko po sa AUP, hey, kabuti na lang ang handa namin. Sabi ko, ma'am, malamig yun. Hindi, sabi niya, iwan ko sa sakyan pagtanghali. Mainit na rin yan. So, marami palang paraan kung willing. Maraming paraan kung ayaw. Maraming kailan. Ito naman po, youth conference. Hindi talaga sila nag-root yung kailang kay caterer. Sa bahay, medyo madali lang. Pero yung catering, ayaw talaga magluto. Ay, dumami ang pagkain sa dito po, sa CBCYC. Ang dami po nagkikwento sa akin yan, pero wala ko doon. Pero halos lahat nagkikwento, pati yung mga speaker na galing sa US, dumami daw talaga yung pagkain dahil hindi sila nilipo yung literal nila. Sabi ni Mac, ito yung isang businessman, hindi rin naliligo. Ay, bakit naman ko yung magliligo? Sa Bible, hindi naman pinagbawal ang magliligo. Sabi ni Ellen White, maligo ko yung bago ng sunset. Pero siya, marami siyang beses naligo ng Sabado. So, ibig sabihin, wala naman sa Bible kasi, baka sabi lang yung mas maganda. Pero, pag na-research po namin ni Pastor Brian, Corintino, nakita namin lahat yung mga instances. May mga aling beses siyang sinulat na naligo siya ng Sabado. So, ano, wala naman sa Bible yun. Sabi niya lang yun. Saka sa Adventist.org, hindi rin nilakampi. So, pag nakasabi sa Bible, sinangayon na ni Ellen White, yun din ang nakasulat sa Adventist.org, magkamali pa kaya tayo o palagay natin yun na talaga yung gusto ng Diyos sa atin. Parang hindi na yung matinag siya, no? Kasi Bible, SOP, tapos official church statements. Ay, hindi kaya po hindi ako natatakot mag-preach kahit mahirap kasi meron akong sandalan ng mga document at nakasulat dyan. At saka may record ko para hindi ako na-abuse ng pumanano. Ito po yung sabi ni Pastor Mambu na president ng Mungklaw. Meron daw beans, wala silang cold storage, etc. Ito naman si Gandhi. Meron pa pong isang sa Rowan, sa ano daw po, sa Angola. Pag ikaw ay Adventist at nagluluto ka ng Sabado, kailangan mo daw magtago. Kasi doon alam nila talaga na hindi dapat magluto sa Angola. Alam niyo po ba, sa pag-Adventist ka ito po sa Angola, i-type niyo po sa iyo, alam niyo po ba na merong mana na nalalaglag pa rin hanggang ngayon? I-type niyo po sa YouTube, SID. Iba po tayo yung SSD. SSD tayo yung division natin. Doon, SID. Type niyo SID Angola Mana. Sa YouTube po, SID Angola Mana. Makikita niyo po yung documentation ng SID na division, yung kanilang media team, mga pastor, na kumakain ng mana na pinupulot nila doon sa Angola. Dinocument po yan ng Signs of the Times noong unang panahon. Mahabang kwento po yan, pero napakaganda. Ibig sabihin yung Diyos ni na Moses, Diyos ng Seventh-day Adventist Church. Nung pinaon, nung nireopen yung mission station natin sa Angola, dumami yung mana. Ang dami. Natagol, natakot yung mga hindi Adventist kasi bakit ang dami puting sa lupa. Tapos yung mga member natin na kumakain, sabi nila, ang sarap, hindi namin maintindihan. Lahat ng napakasarap na kumakain na natin, manalang buong buhay natin, nandito sa maliliit na mana na ito. Tapos yung pong makita yung video, type nyo pong SID, Angola Mana sa YouTube. Official video po yan ng SID division. Sabi ng aking auntie, yung lolo mo, ganyan din. Sinasaway kami. Sabi naman ito kay Liam po, ito na lang luluto eh. Tapos marami pa po yan. Number 28 pa lang yan, pero number 39 na po yan yung nasa internet. Actually, yung iniwan ko na retreat doon ng mga Southern Asia, India, Pakistan, Sri Lanka, yung doon, yung retreat nila doon sa Sida, galing sila lahat sa Agos. Ginawa talaga yung pastor ko na walang gulo doon. Ayan po, araw sila tingin. Kaya pala sinasabi, preparation day. Okay. Siyempre, yung buying of gold, alam na natin yun. Bakit? Kasi,
sabi ni Maya, huwag kayong yung Jollibee at saka yung FedEx at saka yung NTC at saka yung UPS, huwag kayong maghintay sa labas ng Jerusalem. Bumasa ni Maya, if you wait, if you come there, I will lay my hands on you. Sabi niya. Ibig sabihin, pwede mag-guardia pa ang Sabado. Kasi si Nehemiah, guardia siya ng Sabado. Pinamantay niya yung gate. May mga bagay-bagay kasi, may puti may example tayo sa Bible. Yung may mga doktor at saka mga nurse, si Jesus nagpapagaling pagsaba. Di ba? So, ayon sa banal na kasulatan. Based on Nehemiah po, hindi ko lang alam kung anong babantayan, sir. Ay, yung IS, ano problem si Nehemiah, bantay sa Jerusalem. May tanong pa po, pwede ba yung mag-employ ng hindi Adventist na guard? Sino yung mga kasamang sundalo ni Nehemiah? Mga Jews ba yun? Hindi yung mga Jews, mga ano yung sundalo ng hari yun. Dinala lang yan. So pwede. Bible studyhan lang natin para maging Adventist. Amen. Based on Bible. Hindi po ako nagsasabi na based on nasa Bible. Okay. Stewardship, kaya po, yung ating mga sasakyan, kinakalawang, pero yung ating mga binibigay sa gawain, pagdating sa langit, nagiging ginto yung ating mga coin at saka mga pera. Sabi sa aking sasakyan, sting and roll, sa Revelation 22:10, for behold, I come quickly and my reward is with me, according as every man he puts in offering. According as every man his work shall be. Hindi tayo naliligtas dahil sa offering sa tithes, pero pag tayo naligtas, lahat ng ating tinulong sa gawain ay ganun karami rin ang ating reward. Kaya kung kayo ay businessman at palagay nyo ay gusto nyo rin mayaman kayo sa langit, dun po ang investment na hindi nalulugi ang bangko. Di ba, sir? The pearl of great price. Pag naintindihan namin kaya para yung mga tao sa Bible, pag naintindihan nila yung Ebanghelyo, they are selling their lands and Christian behavior. Kaya po tayo ay hindi nagiinom, naninigarilyo, at saka hindi tayo nanonood ng mga pangit. Hoy, ito po ang pinakamadaling. Hindi tayo nanonood ng sine. Bakit po? Our amusement and entertainment should be of the highest standards of Christian taste and beauty. Maghanda kayo mga kapatid. Tanong, highest, napakaganda. Anong hindi sinasabing bawal, 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 bawal? Sabi lang dito, mataas na standard of Christian taste and beauty. Ibig sabihin, mataas na ang standard. Ang tanong mga kaibigan, napakahirap itong tanong dito sa Pilipinas, pero itatanong ko na po. Ang boxing ba ay kasama sa highest standards of Christian taste and beauty? Siguro. Pag na tayo sumagot, ang hirap sumagot. Okay, ano ngayon ang biblical filter kung ano yung pwede at hindi? Nakalagay po yan sa Philippians 4:8. Whatsoever is true, ibig sabihin yung sa National Bookstore, yung fiction, hindi na yun. Whatsoever is honest, yung mga agawan ng asawa ng mga telenovela, hindi na po yung kasama. Mga pocket book, hindi na yun honest. Whatsoever is just, yung mga ano pa? Yung, di ba meron pong game na nagnanakaw ka ng kotse? Grand Theft Auto. Auto, yun. Ang game dun, magnakaw ng kotse, hindi yun pwede. Kasi hindi yun just. Whatsoever is pure. Ano yung mga TV show na pagtanghali na may kli yung ganit? Hindi na yun pure, hindi na pure. Pangit. Baro yun na tanghali. Whatsoever is lovely. Yung mga games na patayan. Hindi yun ano, angry, hindi yun lovely. Okay, yung mga mabubuti, kaya po, paano naman, nanonood lang naman kami sir, hindi naman kami nag-boxing. Sabi po sa Romans 1:32, not only those who do, but also those who have pleasure in them that do. So hindi lang po mapaparasahan yung mga gumagawa, pati yung mga natutuwa dun sa mga gumagawa ng masama ay kasama sa judgment. Romans 1:32. Walang Bible. Romans 1:31. Yan po, yung mga sabi sa Romans 1, yung mga hindi pa gumagawa ng kasamaan, judgment, not only do the same,
but those have pleasure in them that do. So pag natutuwa tayo magkaroon ng wrestling ng mga patayan, diba? Sabi dito, hindi lang yung gumagawa, pati yung natutuwa dun sa gumagawa. Ingat po tayo. Lock na lang natin ang ating channel sa YouTube channel ni Sir Ginger. At kayo po ay pumunta sa aking studio at mag-record tayo ng mabubuting mga bagay para may kapalit yung mga masasamang mga bagay. Kasi pag tinanggal natin yung masasamang mga bagay, hindi naman natin nilagyan ng magandang mga bagay yung bahay. Parang yung mga demonyo yun na pinalis sa bahay, nilinis mo, wala namang nilagay na kapalit sa bayan sa Bible. Pagbalik ng masamang espiritu, 7 times daw, karami. Kaya kailangan natin tanggalin yung masasama. Pagta natin ng mga mabubuti. Ng 3ABN, ang whole channel. Yan po. Sabi rin po dito, most helpful diet. Di ba po merong abominable, merong acceptable, merong best. Di ba? Yung abominable, yung mga baboy, squid. Yung acceptable, yung manok, isda, marinis. Yung best ay yung fruits and veggies. Nuts, fruits, vegetables, and water for drink. Ay, anong nakasabi sa fundamental video? Yung best po ang nakasulat. Okay. Hindi po madali ito kasi kailangan ng maraming education. Kailangan natin ng example na magtuturo. So, manalangin po tayo ng example at sinasagot ng Diyos lahat ng ating panalangin na tungkol sa ating spiritual life. Ayon po ay hindi nagsisigawan dapat sa pamilya ang lalaking asawa ay nagmamahal dapat sa lalaking babaeng asawa. Ang babaeng asawa ay nagsasabit. Ano pong sabit sa pangalan? Pasako. Ang mga anak ay susunod sa pagulang pag sila ay nasa Diyos. Pero kahit wala sila sa Diyos, irirespeto ang magulang. Honor your parents, sabi sa Ten Commandments. Pero sabi sa Bible, obey your parents in the Lord. So, i-honor niyo ang parents pag tama, pag mali, i-honor pa rin, pero pag mali, susundin. Pag hindi ayon sa Biblia, yun pa ang sabi, obey your parents in the Lord, pero honor your father and your mother always. All honor always, obey when they are in the Lord. Pag hindi kayo sigurado, obey na lang. Jesus Christ po ang ating pare sa langit. And naniniwala tayo sa second coming. Kailan? Hindi natin alam. Malapit na. Death and resurrection. Ayan po. Naniniwala tayo na kaya tayong buhangin ng ating Panginoon. At yung 1,000 years, di ba po, 6,000 years lang sabi ni Ellen White. Yung 1,000 years na sunod, parang 1 week yan. 6,000. Yung 1,000 years na sunod ay sa langit daw po tayo, millennium. Ang sabi sa Revelation, sa last chapters ng Revelation. Ang gagawin natin po sa langit ay mag-audit. Sino bang mga accountant dito? Titingnan daw natin yung mga books sa langit. Titingnan natin bakit hindi naligtas dahil bakit. At hanggang maliwanag lahat ang great controversy at sasambahin natin ang Diyos na siya ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos ng justice. At siya ay Diyos na tama talaga. At pagkatapos po nun, dito tayo sa New Earth. At forever. Wow, grabe. Ang buhay para ngayon mga kapatid, wala lang ito kung compare natin sa pinapromise ng ating Panginoon sa atin. Walang problema, kahit na walang ganito, walang ganito, walang ganito. Maliliit na mga bagay. Sabi nga ni Ellen White nung makita niyo yung langit, salvation is so cheap. Ibig sabihin, lahat ng ginibat natin dito sa mundo, walang-wala yan compare sa gustong ibigay sa atin ng Diyos sa everlasting life. So yun po ang ating napakamagandang mga paniniwala na makikita natin sa Bible at kailangan natin pangaral din sa iba. Tayo po ay manalangin sa pag-ibig. So, Father in Heaven, we praise you, Lord, for the Holy Spirit who has gathered us, Lord. We praise you for your children, Lord, who love your word more than themselves, who love your word more than their opinions. We praise you, Lord, for your church, whom you have guided, who is the apple of your eye, whom you have provided with talents, with truth, Lord. We praise you for the revelation, for the spirit of prophecy that leads us, Lord, to what you want us to do. Our Father, we praise you mostly for forgiving us for all our many, many sins, Lord, and for giving us the plan of salvation. We only ask that you fill us, Lord, with the Holy Spirit, that we might share the gospel to others, Lord, that we might spend our lives sharing the gospel so that more people can enjoy
the everlasting life that you want us to enjoy. We thank you, Lord, for salvation. We thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen.